Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating salita sa araw na ito, March 29, araw ng Linggo. Kaya huwag makalimutan magsimba. Ebanghelyo natin ngayon ay John 11:1-45. Ako po si Father Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari, Shrine of Mary and Tyre of Nuts, the Diocese of Novaliches. Sabi ng Ebanghelyo, it is a fact that Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, yet after he heard of the illness of Lazarus, he stayed 2 days longer in the place where he was. Kahit mahal niya si Martha, si Maria at si Lazaro, tumagal siya ng 2 araw pa bagong pumunta. Kaya nung dumating si Jesus, patay na si Lazaro. Sabihin natin, late ka na eh. But the Lord is not late. Kasi ang kanyang balak ay ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang hinihingi ni Martha kay Jesus ay ganitong kaliit na milagro. Ang gusto ng Panginoong gawin ay ganitong kalaki, kapangyarihan, kaiba, kakilakilabot na milagro. At minsan ganyan ang Diyos. Kapag siya ay nagsabi ng hindi, kapag siya ay na-delay, don't take it sa denial. Hindi po ibig sabihin na dahil feeling mo late ang Panginoon, ibig sabihin na dinedenay yung gusto mo. Madalas ang ibig sabihin ng delay ng Diyos is naghahanda for something bigger and better para sa iyo. Usually ang ibig sabihin na hindi late ang Diyos kundi apurado ka. Kung hindi binibigay, ibig sabihin there is something not yet ready or something bigger that is coming your way. Kaya maganda ngayong araw na ito, humingi sa Panginoon ng biyaya na itatimin ang ating panalangin sa kanyang mga plano sa buhay. Na hindi po tayo magagalit kapag hindi tayo pinagbigyan. Yung mga refusal of God, usually ay hindi isang hindi sa ating, kundi isang maghintay ka dahil I have something much, much bigger. Katunayan, ang ginawa ni Jesus para kay Lazaro ay kakilakilabot. Hindi lang pinagaling ang may sakit, karaniwang ginawa niya, kundi binuhay muli ang patay. At sa ganong binigay siya isa sa pinakamagandang aral ng buong bagong tipan. Ako ang muling pakabuhay. At kung sino naniniwala sa akin, kailanman hindi mamamatay. Lahat yun hindi natin malalaman kung hindi siya late. Kaya minsan pag late ang Diyos, it's a big blessing. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral.